Tuwing Biyernes ay madalas naririnig natin ang payo ng mga khatib o ng mga nagbibigay ng sermon na katakutan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. At nalaman natin na ang takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay ang sa pamagitan ng pagkuha natin ng bagay na pipigil sa pagdating sa atin ng parusa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ito nga ay sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Subalit liban pa rito, paano ba natin katatakutan si Allah Subhanahu wa Ta'ala? Unang-una, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at takwa hauna. Ang takwa o ang takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nasa ating mga dibdib, nasa ating mga puso. At ito ay isang damdamin na maaring hindi maipapakita sa pamagitan lamang ng pamamaraan ng ating pananamit o paglalakad o pananalita. Ang matuwid na pananalita at gawain ay marapat na manggagaling sa isang matuwid na puso. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang takwa ay nasa puso. At sa atin namang mga pang-araw-araw na mga gawain, tayong mga Muslim ay marapat na matakot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala saan man tayo naroon. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythu ma kunt. Katakutan mo si Allah Subhanahu wa Ta'ala saan ka man naroon. Ang ibig sabihin nito, ang takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi lamang sa loob ng masjid. Ang takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay marapat na isinasabuhay natin sa bahay, sa eskwelahan, sa trabaho, sa negosyo, saan man tayo naroon, dahil batid natin na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nakakakita sa atin, magtago man tayo sa pinakailalim ng lupa o sa pinakamadilim na bahagi ng mundo. Tayo ay nakikita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at nababatid niya ang pinakakaloob-looban ng ating mga damdamin, iniisip at mga layunin. Kaya marapat na ang Muslim ay matatakot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala saan man siya naroon. Gayun din ang Muslim ay marapat na matakot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa abot ng kanyang makakaya. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattakullaha mastata'tum. Katakutan ninyo si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa abot ng inyong makakaya. Na bilang mga Muslim, tayo ay iiwas sa mga ipinagbawal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at susunod sa kanyang mga iniuutos sa abot ng ating makakaya. Nang ibig sabihin nito, si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi nagdulot na ang relihiyon na ito, ang Islam, ay maging pahirap para sa atin. Katulad ng kanyang sinabi, maja'ala alaykum fid-din min haraj, na hindi siya nagdulot na ang relihiyon na ito ay maging pahirap sa mga tao. Kaya nga si Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, nagbigay siya ng iba't ibang mga uri ng pahintulot o lisensya ng isang Muslim ay maaring gumawa ng gawaing pagsamba na magiging madali para sa kanya ito sa iba't ibang mga sitwasyon na special lamang para sa kanya. Patulad na imbawa para sa isang may sakit. Ang isang may sakit na hindi makapagsala na siya ay nakatayo, maaari siyang magsala na siya ay nakaupo o maaari siyang magsala na siya ay nakahiga sa kanyang tagiliran. At iba't iba pang mga uri ng pagpapagaan na si Allah Subhanahu wa Ta'ala at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo ang nagbigay ng pagpipilian. At katotohanan niyan, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay hindi nakaharap ng dalawang bagay o dalawang pagpipilian, liban na lamang napipiliin niya kung alin sa dalawang ito ang mas madali na kanyang may sasakatuparan. Kaya sa ating mga Muslim, alhamdulillah, tayo ay inobliga ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na matakot sa Kanya. Tayo ay inobliga na susunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subalit, ang relihiyon na ito bilang tunay na relihiyon ay isang relihiyon na nagmamalasakit sa mga tagasunod nito. Isang relihiyon na nagnanais na tayo ay sumamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ng maraming pagsamba sa pamagitan ng mga pagpapadali na ibinigay sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parang napakabigat isipin, nakatakutan si Allah Subhanahu wa Ta'ala na para bang
napakabigat na parang bundok na nakadagan sa ating mga balikat ang obligasyon na ito. Subalit kung pag-aaralan natin ng maigi ang ating relihiyon, ay makikita natin ang inam at ganda ng relihiyon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na ito ay dinulot niya na maging dahilan ng ating kaligtasan sa pamagitan ng pagpapadali.